Walang patid ang buga ng mga water cannon ng Bureau of Fire Protection laban sa mga nagkilos protesta sa Padre Faura sa Maynila. Nagpumilit ang mga nagrally na lumapit sa PICC na venue ng mga pulong para sa 31st ASEAN Summit. Ang ilang pulis nasugatan at hinimatay pa dahil sa paikipagtulakan. May tinamaan ng kahoy sa ilong, meron ding tinamaan ng kahoy sa likod, baba at braso. Naagaw pa nga ng ilang nagpaprotesta ang shield ng mga pulis pero sinoli rin nila ito kalaunan. Agad naman binigyan ng paunang lunas sa mga nasugatan at hinimatay na pulis. Ang kanilang protesta pagkondena sa pagbisita ni US President Donald Trump sa bansa. Matapos ang balyahan, sinunog ng mga nagprotesta ang effigy ni Trump na tila kawangis ng diktador na si Adolf Hitler at may nag-ala swastika pa ng mga kamay. Trump is not welcome here in the Philippines and yung pinapakita niya kagabi at ang ipapakita niya sa mga darating na mga pulong ay talagang magmamando siya. No? He will dictate the policies, the America First policy of the US government and warmongering policies. Siniguro ni NCRPO Chief Director Oscar Albayalde na maximum tolerance ang kanilang ipinatutupad. Kabaligtaran ang nangyayari sa Padre Faura area ang protesta ng mga nasa Kalaw. Tahimik ang protesta ng ilang grupo sa Kalaw. Gumamit ang mga rallyista na isang truck na nagsilbi nilang stage. Bago ang mga kilos protesta ngayong araw, nagkaroon ng lightning rally ang ilang grupo ng kabataan kagabi sa Pasay City. Kasabay ito ng welcome dinner para sa mga delegado ng ASEAN Summit. Labang nagsusosyalan itong si Donald Trump at ang kanyang tutang si Duterte, yung mamamayan ginugutom nila at pinapatay. Kaya hindi nila mapigilan yung mga kabataan kahit libo-libong pulis pa nakapagprotesta kami dahil panawagan namin makatwiran iban si Donald Trump sa Pilipinas, iban si Donald Trump sa buong Asia Pacific. We don't want war, we don't want Trump. Tatagal daw ang kanilang kilos protesta hanggang sa matapos ang ASEAN Summit. Ngayon, merong homeless dinner. Ayan, kasabay nitong gala dinner na welcome para kay Trump. Magkakaroon din ng people's camp ay hanggang November 14 yan. Sa buong bansa, talaga magpoprotesta ang mga kabataan. Ipapakita natin ang galit at mananawagan ng no war, no Trump. Hindi welcome dito si Trump at ang Estados Unidos. Sa gitna ng kaliwat kanang kilos protesta ng iba't ibang grupo, siniguro ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na wala silang namomonitor na terror threat. Dano Tingkong, GMA News.